Bueno, mga kaibigan, ito nga hong Taiwan ay nireject, mga kaibigan, yung pong deportation request para po sa isang OFW'ng Pilipina na nagtatrabaho po doon. Ito ho'y request, itong nireject na request ng Philippine Department of Labor and Employment. Gusto nilang mapadeport yung isang OFW natin dahil daw po sa critical na pag-upload ng kanyang video laban kay Presidente Duterte. At sinabi po ng Taiwan na dapat daw konsultahin muna ng Pilipinas ang Taiwan bago sila gumawa ng anumang aksyon. Isipin mo, i-deport mo sarili mong mamamayan. Ayun ho sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, mga kaibigan. Ito raw hong mga foreign worker ay nagtatamasa ng citizen treatment. Ding ganda, di ba? Gusto ba natin yung minamaltrato yung Pilipino? Siyempre gusto natin yung nai-enjoy nila yung citizen treatment, kung ano yung treatment o trato dun sa mga mamamayan ng Taiwan. Eh ganun din ang trato nila. Ha? Hindi maltrato, 'di ba? Katulad sa Middle East. Para sa ating mga OFW, na ang ibig sabihin daw po, yung kanilang karapatan at interest, ha, ay protektado, ha, ng mga ano ho, ng mga batas at regulasyon. Kasama diyan ang freedom of speech na dapat daw pong igalang, ha, ng gobyerno. Ng lahat ng bansa. Nako, matindi ang sagot ng Taiwan. Ano po? Ito, ha, mga kaibigan, ang Taiwan Foreign Ministry ay minaliit po, ha, o anto, Taiwan Foreign Ministry ay binigyan ng ano ho, ng ika nga importansya yung batas na no person or institution in this case has the right to pressure her. Wala raw po, ha, na sino man at maging institusyon man yan, ha, sa katulad na kaso, eh may karapatan na ano ho, ha, i-pressure yung OFW at yung kanyang employer o kaya eh yung broker, yung nagdala sa kanya ron, di ba? Nor shall she be deported without consultations held between both governments. Ayun. Hindi nila papayagan. Halimbawa, kinausap siya ng embassy, ng ating MECO. Yun ang katumbas ng embassy ron, eh. Isa, yung MECO, alam ba ninyo yan? Ano yan, eh? MECO otong din dyan, eh. MECO. Kaya nga MECO yan, eh. Hindi, ano yan, private corporation yan, makakala ninyo. Pero yan ang tumatay yung katumbas ng ating embassy sa Taiwan. Bakit? Eh kasi oh, dahil yan dun sa tinatawag na One China Policy. Ano ba nangyari dito? Itong Pilipinang ito na caregiver, mga kaibigan, na sinasabi po ng Dole na gusto nilang i-deport pabalik dito sa bansang Pilipinas. Ito ay si Elanel Egot Ordidor.
inakusahan ng pagtatangkang siraan daw si Presidente Duterte at i-destabilize ang gobyerno. Pagkatapos na mag-post ng critical laban sa Pangulo natin sa Facebook, naku! Eh sino promotor nito? Diba, ito ay binantaan ni Labor Attaché Fidel Makauyag, ha? Yan pala ang Labor Attaché doon. Yan, ha? Sinabi ho na ang Philippine government hindi raw po makakakilos para doon sa deportation ni Oridor. Pasunod nitong sinasabi nilang violation daw ng Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil po sa kanyang pagpo-post, ha? Tinawag nilang kung ano-ano eh, nasty, malevolent materials laban daw kay Presidente Duterte. Sabi ni Makauyag, ang Philippine Overseas Labor Office, ito yung polo sa Taichung, ito ay sa Taiwan, nakipag-coordinate na raw sa broker, employer at employer ni Oridor, ha? Para siya i-deport, ha? Ang base ho sa bigat ng kanyang kasalanan under Philippine law. Alam nyo yung mga labor attaché, sa pagkakaalam ko, ha, abogado yan eh. Bali ba ngayon may mga nagtapos, di ba, na sa bar exam, pero walang sentido kumun eh. Ang iniisip lagi, sip-sip eh. Si Presidente Duterte nga mismo, dalawang beses narinig ko. Nabasa ko pala. Pero ito'y base rin sa kanyang statement, di ba, ni Presidente Duterte, na sinasabi niya, you are free to criticize government. Oh. Di ba? Tungkol dito sa pag-handle ng COVID-19. Kasi kailangan yun eh, dahil alimbawa may mga nangyayaring reklamo, paano mong ano yun? Paano malalaman, di ba? Kung wala nang nagre-reklamo, kung hindi pwede. Siyempre, tapos hindi naman kumikilos, di ba? Social distancing. Yung mga mismong government official ang lumalabag dyan eh. Doon lamang sa pamumudmod, oh, yung kahapon, di ba, pinadalan ako ng mga litrato galing sa Dasmariñas, Cavite. Inipon yung mga tao roon, ang dami. Walang social distancing. Meron pa kung saan, sa Batangas. Unang-una, ito po eh. Yung tao nasa Taiwan eh. Di ba? Philippine laws ang sinasabi natin, dito yun eh. Tayo pa nagpapahamak dun sa kababayan natin eh. Ba't hindi mo payagan, di ba, katulad niyan? Ang mga Taiwanese, sabi ko nga sa inyo, may kakaibang ugali yan, di katulad ng mga taga-China yan. Kaya nga sila nasa Taiwan eh. Ang mamamayan dyan ay pro-democracy yan. Democratic country din yan. Gumagalang sa kalayaan ng pagsasalita. Kaya nila ayaw sa China kasi komunista yon. Walang freedom of speech dun, di ba? Pag komunista. Kaya yan napunta dyan. Yan yung mga kalaban ni Mao Zedong eh. Diba, mga kaibigan? Tapos lalabagin nila yung batas nila. Gusto nyo? Iyon ang maganda sa dapat na matutunan dyan sa leksyon dito sa kasong ito. Huwag kang inconsistent.
dapat ang kalayaan, nasa batas yan. Kay sino man ang nakaupo sa gobyerno, dapat eh ma-enjoy yung freedom na yan. Kaya nga sinasabi natin sa inyo, yung pong kwan, yung freedom of speech, baka ang akala ninyo yan sa media lang yan. Kaya yan eh mahalaga yan, sapagkat bawat mamamayang Pilipino entitled dyan. Ultimong dayuhan, binibigyan nila karapatan. Eh di ba doon, ganun din yung argumento doon sa nangyari doon sa Dasmariñas Village. Sabi nila, oo, inaamin ng mga otoridad na malayang makapag-exercise yung Kastila na yon ng kanyang freedom of speech. O, pero yung pagmumura is another another issue, another case, di ba? Ma-express mo naman yung freedom mo ng hindi mo pwedeng i-invoke yung kapag kayong may ginawa kang kasalanan. O, yun. Kaya dapat consistent eh. Hindi yung gusto magsip-sip nito eh. Yan sinasabi ko sa inyo, masama sa pagsisip-sip. Ano ibinunga? Kahihiyan. Ang laking kahihiyan. Sipi mo, pati buong gobyerno pinahiya dyan. Sabi siguro, doon yung gawin niya sa inyo, dito hindi pwede yan. O, parang ganun yun eh, katumbas nun eh. Maganda lang ang pananalita rito dahil ano eh, gobyerno yung nagsasalita, siyempre. Ayan ang pag-usapan natin, yung, alam nyo, yung pagsisip-sip lang. Walang masama, iba yan eh, sa malasakit, iba yan. Malaki ang pagkakaiba ng pagsisip-sip sa pagmamalasakit. Nagpapapansin. Labor attaché. Eh, ikaw, alam niyo ba kung ano trabaho ng labor attaché? Philippine Labor Office, mga kaibigan. Alam ba nitong labor attaché? Ito, kung ako, tatanggalin ko to eh. Nilagay niya sa hindi naman yung domestic helper ang naglagay sa kahihiyan sa gobyerno. Ito eh. Ito si Makauyag. Bakit ika nyo? Hindi niya alam yung trabaho niya eh. Alay, ako ang merong kapangyarihan, si Bakinyan. Tatadyakan ko yan sa pwesto. Ora mismo. Bakit o? Ang labor attaché, hindi ho yan attaché case, ha? Na binibit-bit mo. Eh, lumalabas ngayon, ito, bagahin binibit-bit, eh. Parang attaché case din, eh. Bagahin sa administrasyon ni Presidente Duterte, itong damuhong labor attaché. Paano ka naging labor attaché? Hindi mo alam ang trabaho mo. Naturingan pang alam ko ang nilalagay na labor attaché, abogado. Yan ang kinatawan ng Department of Labor sa ating mga embahada. Ang iniuna, makapagsipsip. Kaya yung pagsisipsip, sabi ko sa inyo, hindi nakakabuti yan. Wala ka namang ginagawang iba dyan. Meron bang accomplishment to dyan sa Taiwan? Bilang labor attaché ng Meko dyan sa Taiwan? Meron naman nagawa ito? Ha? Wala. Kaya gusto mapansin. O baka naman gusto niyang palitan si Banayo sa pwesto. Di ba? Eh siguro... Ako naman eh, naniniwala ako, hindi niya gagawin mag-isa yan. Meron pa siyang kasamang mga sip-sip. Itakita nyo, alam nyo, hindi kayo nagmamalasakit kay Presidente Duterte? Ang tunay na nagmamalasakit,
Hindi mo gagawin ang isang bagay na ilalagay mo sa kahihiyan ang gobyerno. Hindi ka nakakatulong. Ah, baliktad yun. Ang binibigyan mo ng importansya pag sipsip ka, yung sarili mo. Hindi ka dapat sa gobyerno. Ha? Kasi hindi mo personal property yung pwesto mo eh. Kaya kayo nasa gobyerno, kayo, mga public servant kayo. Maglilingkod kayo sa gobyerno. Ang ginagawa nyo, yung gobyerno gusto nyo maglingkod sa inyo eh. Oh. Mga kaibigan. Di ba? Ganun yun eh. Hindi naman pagmamalasakit siya, yung mga nagsisipag-sipsipa na yan. Nagpapakita ng katapatan niyan para lumakas ang kapit niya. Para mapabuti siya. Sa ginagawa niya, ang mapapabuti, siya lang. Personal na interest niya lang. Isipin mong mga kaibigan, walang katapusang kahihiyan nito. Ano ang laging punot dulo? Pagsisip-sip. Kung talagang ikaw nagmamalasakit ka, oh, pagkatapos nung mapahiya na, naglabas na ng official statement ang Taiwan, mga kaibigan, ha? At nanindigang, hindi, may batas kami. At ang batas namin, protektado ang mga dayuhan sa mga ganyan na batas namin. Oh. Mga kaibigan, dapat, di ba pagkatapos maglabas ng statement, eh, tinatawagan niya na yung ano, yung caregiver. Tawagan niya, hello? Baliktad na. Pwede mo ba i-delete? Nung unang nag-usap sila, ang sabi nung ordidor, nung ating kababayan, eh, i-delete niya yung video. Eh, lumabas ang statement ng Taiwan government na tumanggi, ha, ni-reject, mga kaibigan, ang kanilang pakiusap. Tumawag itong labor attaché ulit dun sa ano, sa kay ordidor. Ha? Kumari daw, i-delete. Alam mo sabi sa kanya, hindi na di-delete. Hindi na di-delete tuloy. Oh. Paano? Ano pa ang function ng ikaw na sasakop ka ng parang embassy yan? Ano pangunahin ng na trabaho ng embassy? Sige nga. Diba? Diplomacy. Kaya nga ang tawag sa mga kwan, yung mga embassy natin, mga diplomats. Di ba? Eh katumbas yan ng Meko eh. Hindi ka maruna, wala kang diplomacy. Oh, nakikialam ka. Buti hindi ka binabanatan diyan, baka maiano yan, maideklarang persona nung grata yan. Pinakikialaman mo batas ng Taiwan. Pinangihimasukan nyo. Makapagsipsip ka lang, hindi mo alam, hindi iniisip ang repercussion, yung consequence. Mga kaibigan, eh di ang laking lalong kahihiyan yan. Parang sinampal tayo dyan. Eh dito lang, sampal na ito eh. Sino ka damay? Sana kung ikaw lang eh. Sana dinagukan ka na lang nung mga official ng ano ng Taiwan eh. Eh dyan sa Taiwan, pati presidente nila dyan sinasampal. Baka kala mo, minumura harapan ng mamamayan. Diba ito yung sinasabi ko sa inyo na merong isang pangyayari, nagkaroon ng kalamidad sa Taiwan. Ilang taon na nakakaraan eh. Oh,
eh hindi kaagad na i-restore yung mga serbisyo sa kuryente, hindi agad na ibalik yan dahil sa laki ng pinsala. Alam niyo ba yung hindi ko maalala kung presidente yon o prime minister nila, presidente yata o prime minister, sa isang mole, nakasalubong siya, may nakakilala sa kanya, pangkaraniwang mamamayan, pinagmumura, ikaw. Mga kaibigan, tapos gagawin mo yan dyan, magkakalat ka dyan. Papaalam mo pa dyan na kayo ang bumiberdugo sa sarili ninyong mamamayan, kabaliktaran ng inyong trabaho kung ba't kayo nilagay dyan. Kaya nakakahiya na tayo eh. Hindi ba? Eh ano ba ito? Sabihin ng Taiwan, matatalino yan eh. Hindi na lang nila ine-express ng ganito, pero sila, pag-uusapan nila yan. Tsak na malaking balita na ngayon sa Taiwan yan. Ano sasabihin ng mga mamamayan doon? Eh, loko-loko pala ito eh. Bakit? Isipin mo, pinadala siya rito para proteksyonan yung kapakanan at interes ng kanilang mga kababayan dito. Pagkatapos, sila may gustong gumipit dito sa kababayan nila. Ano ba ito? Mga tao ba ito? Mag-uusap yan, siyempre, di ba? Sino ka dyan sa Taiwan? Sasampalin ka dyan. Kita ninyo yung parliament, di ba? Nagsusuntukan yung kahit babae, nakikipagsuntukan dyan. Matatapang yung mga yan. Pero sa kabila niyan, statement ng Taiwan government? Ha? Ano sabi nila? Deportation is the sovereign privilege of the host country. Yung pagde-deport, karapatan lang yun nung host country. Alin yun? Yung Taiwan. Kasi nandung kayo. Yun ang host country mo. Ha? Nothing we can do about their decisions on deportation. Nakita mo mga sinabi? Strong. Mga kaibigan, nilekturan tayo. Sana kung ikaw lang yan eh. Ako, magtataka pag yan na natili pa sa pwesto. Mga kaibigan. Ha? At huwag tayo magulat kung ang Taiwan government mismo madeklara yan na persona non grata para pabalikin dito pag hindi tinanggal yan dyan. Ang laking kahihiyan yan, mga kaibigan. Yun ang statement ng kuan eh. Ng Taiwan government. Ha? Mga kaibigan. Ano pa sabi? Ito ah. No person or institution in this case has the right to pressure. Ito yung binasa natin kanina eh. Her. Lahat sila protected under the law. Yung batas nila ron hanggang ikaw ay nasa Taiwan, at wala ka namang nilabag sa batas ng Taiwan, covered ka ng protection sa ilalim ng batas. Mga kaibigan, especially kung yan po ay may kaugnayan sa press freedom o freedom of speech, na ang sabi pa nga nila, dapat igalang na karapatan sa buong mundo. Kaya kita ninyo, Taiwan maunlad. Yung mga bansang hindi gumagalang o binababoy na ang press freedom, ang freedom of speech, hindi uunlad yan na bansa.
mga kaibigan. Guguho yan. Lalo sa kamukha lang natin na bansa. Ha? Guguho ang bansa. Kita ninyo yung mga maliban sa China. Komunista kasi yan eh. Hindi naman tayo komunista eh. Tignan mo yung mga malalaking bansa, mauunlad na bansa. Gumagalang sa ano eh, kalayaan eh ng pagsasalita. Pag yan ang nawala sa atin, wala na. Wala na lahat. Huwag ka na mag-expect ng ano pa. Ha? Pag yan ang nawala, mga kaibigan, tandaan nyo. Oh, eh. Ang sakit nitong sinabi ng Taiwan para sa mga nasa gobyerno. Ha? Ang sabi nila, ang ganda ho, nung sinabi nung Ministry of Foreign Affairs, the foreign workers enjoyed citizen treatment, which meant their rights and interests were protected by relevant laws and regulations, including freedom of speech, which should be respected by governments of all countries. Yun ho eh. Ang gagandang pakinggan, di ba? Mga kaibigan, nakakahiya. Pagkatapos, sasabihin mo ang kaso mo, ang kaso nitong, kumpara mo rin sa napakababaw nung kaso. Paano nagkaroon ng kaso? Wala pa nga. Ha? Inaakusahan mo pa lang eh. Gusto mo maparusahan na? Ma-deport na? Hindi ka pa nga nagpa-file ng kaso? Pag nakumbik mo siya, yun, tsaka mo siya siguro pwedeng pauwiin. Oh, pero I doubt na pwede yan. Mga kaibigan, hindi magtatagumpay yan. Kahit na mag-file pa kayo ng kaso laban dun sa caregiver na kababayan natin, I doubt. Mayroon pa nga masakit na sinabi yung caregiver eh. Alam mo, ano sabi nung caregiver? Eh bakit yan si Sasot, si Uson? Mayroon pa. Pinoy ako mga ganon. Ha? Pinagbabanggit niya eh. Bakit tanya nung sila binabalahura si Vice President Lenny Robredo? Eh, hindi sila nagsasalita. Walang cyber libel. Oh, kita ninyo. Isipin mo, kalaban mo lang eh. Labor attaché ka eh. Hindi mo na masagot. Alam mo raw sabi nung labor attaché, ay sige ho ah. Nagpaalam na eh. Noong kausap siya sa telepono. Mga kaibigan, tinawagan niya para ulitin niya na napahiya na siya rito, naglabas na ng statement ang gobyerno ng Taiwan. Siguro inutosan siya ni Banayo, kausapin mo na yon. Baka mamaya eh, kausapin pa ng gobyerno yan eh, ng Taiwan eh. Baka kayo ireklamo niyan. Para kayo madeklarang persona non grata dyan. Nakikialam kayo sa affairs ng Taiwan government. Pakikialam yan. Sipin mo, gagawa kayo ng deportation proceeding nang hindi alam ng gobyerno nila. Ang kinukumbinsa yung broker, siyempre, kasi nga may lagayan dyan eh, sa Ameco eh. Oh, kilala nila yung mga broker dyan eh. Yun yung lumalabas na recruiter. Mga kaibigan, ha? May laki na lagayan dyan. Kung daming pera dyan sa Taiwan, mga kaibigan. Alam ko yan eh. Ha? Matagal na. Oh. Akala ninyo, yung sa ibang panahon, ewan ko ngayon ha. Kita mo, malakas si Banayo kasi hindi siya natatanggal eh. Alam ba ninyo,
sa panahon ni Presidente Ramos hanggang sa mga sumunod sa kanya, maliban sa kasalukuyan, ang pwede lang maupo sa Taiwan malapit sa kusina, yung sinasabi, malapit ka sa kusina, nandun ka, inner circle ka. Ha? Minsan nga, may mga kamag-anak pa yata na lalagay dyan. Meron akong isang kaibigan eh, magiging director yata siya dyan sa Meco. Ang laki ng pera, baka kala ninyo. Ha? Yung sweldo, baliwala yun. Ang pinakamababang sumusweldo dyan, 300,000 piso. Pinakamababa yun. Eh kung ikaw yung representative, 1,000,000. Mga kaibigan. Yung per dime, per gem, per dime na tinatawag dyan, kasi board yan. Nagme-meeting yan. Twice a month. Isa dito sa Maynila, isa dun sa Taiwan. Kaya junket yun, di ba? Pag Taiwan. Oh. Magkano ang bayad sa kanila? Ng gobyerno. Kinukuha sa pondo ng Meco. Bawat meeting, $10,000. Per dime lang yun. Ha? Hindi sweldo yun. Per dime. Per gem. Tawag nung iba. Ewan ko kung alin doon ang tama. Basta ganun din yun. Importante, naintindihan. Ganyan sa mga corporation ng gobyerno. May per dime. Dito rin, ganyan yan eh. Director ka sa mga government corporation. Yan ang gatasan eh. Oh, mga kaibigan, kasi hindi tayo pwede magtayo dyan ng official embassy natin dahil sa tinatawag na One China Policy. Kinikilala ng Pilipinas yung policy na yun. Kikilalani mo lang yung Taiwan bilang probinsya. Ha? Parang tayo, malapit ng probinsya ng China. Gagawin nila. Ha? Tayong probinsya. Katunayan yung West Philippine Sea, sakop na ng ibang administrative region eh. Kumbaga may sarili ng probinsya yan na nakakasakop dyan sa mga teritoryong inokupahan ng China. Oh. Kukorek ko lang yung nabanggit natin kanina, hindi pala bahagi ng statement ng Taiwan yon, kundi kasama dun sa apology nitong si Lito Banayo. Ha? Mga kaibigan, eto, nag-apologize o humingi ng paumanhin ang Meco, yung Manila Economic Cultural Office natin. Ha? Sa Taiwan. Oh. Ang sabi ho eh, ni Banayo, ang sabi niya, nag-issue raw ng paumanhin itong si Banayo, ha? Tungkol nga dun sa na-reject, ha? Yung kanilang pakiusap. Pakiusap ha, na ma-deport itong Filipino worker. Ngayon, tinatanggi nila eh. Mga kaibigan eh. Binabago nila yung tenor eh. Kumpara dun sa dati, ini-insist nila deportation. At ang gagawa ng deportation, sila-sila. Ano yan? Yun. Sabi raw ni Banayo, nung malamang ko anya, yung statement na yan, agad daw siyang
nakipag-ugnayan sa Ministry of Foreign Affairs para humingi ng apologize o ng paumanhin for the wording of whatever statement daw mga pananalitang sinabi. Eh kung ako eh, mga kaibigan eh, alin ako Taiwan, antayin natin, tignan natin kung palalagpasin ng Taiwan yan. Diba? Eh pero kung ako gobyerno, hindi ko naaantayin ang Taiwan magprotesta o kaya eh maghain ng ideklarang persona ng grata itong taga Meko. Kasi kung totoo sinasabi nito si Banayo, dapat siya sinawata mo yan. Alam niya yan eh, from the very start eh. Hindi naman kikilos yung labor attaché na yun on his own. Siyempre, may kinalaman si Banayo dyan, tsaka yung Department of Labor dito, yan si Silvestre Bello, mga kaibigan. Eh, lumabas sa dyaryo lahat yan eh. Oh, bakit inantay nyo na i-reject ng Taiwan government kung hindi totoong suspecha natin? Dapat din nyo na inantay. Hoy, ano yung mga pinagagawa mong yan? Hindi ba alam eh, mababastos mo yung Taiwan dyan? Kasi gagawa ka ng sarili mong proceedings laban doon sa isang kababayan natin at hindi mo ba nalalaman na ang trabaho mo dyan ay pangalagaan ang kapakanan at interes ng ating mga kababayan, lalo na Arang Marcos din, yung mga kababayan nating OF W. Kaya sabi pala ni Banayo, siya pala ang sabi nitong deportation is the sovereign privilege. Ba't ngayon mo lang sinabi yan? Of the host country. Nothing we can do about their decisions on deportation. Ngayon mo lang sinabi yan, Banayo. Natatawa ko rito kay Banayo eh. Ito lahat ng sinamaan nito napahamak. Oh, gumanon simula kay Vice President Doy Laurel. Ako, lintik din ang jinx sa katawan na daladala niyan. Wala sinabi si Amay Bisaya diyan eh. Pagdating sa kamalasan, at ito pa sabi oh, sa kanilang pasulat daw ha, sa kanyang statement, Banayo admitted that the incident involving Ordidor may have left the impression that Filipinos abroad could no longer be critical of the Philippine government. Ha? That is, sabi niya, a regrettable offshoot of this. Oh, yan na niya, nakalungkot. But he assured that he would not support any curtailment of freedom of expression among Filipinos in Taiwan. Sa Taiwan lang? Ha? Hindi raw niya susuportahan ang anumang pagsagka, pagsikil sa kalayaan ng pamamahayag sa mga Pilipinos sa Taiwan lang. Sa iba pwede. Sa iba, susuportahan niya. Doon niya lang hindi susuportahan. I'd like to assure our countrymen in Taiwan, 160,000 of them, I would be the last person to countenance
any curtailment of freedom of expression. Gandang pakinggan, ano po? Ha? Kaya lang, di totoo eh. Makikita nyo, hugas kamay na eh. Nakakahiya eh. Kasi sabi ng Taiwan, ay, hindi namin ginagawa yan. Pinahahalagahan namin ang aming ang batas at tinatamasa ng mga tao ditong nasa Taiwan, including yung mga OFW, ang aming mga batas. Lalo na ang freedom of speech, expression, na dapat, sabi pa ng Taiwan, dapat ay iginagalang ng lahat ng gobyerno sa buong mundo. At meron na pong mga resulta itong bar exams. Ang mga nag-top yung top 10, hindi po nagmula dun sa mga prestigious na universidad. Na ika nga po, pagka dun ka nag-aral, madali ka mapapasok sa trabaho, madali ka nga makukuha kahit sa gobyerno at sa pribado. Kaso yung mga nag-top notcher po, hindi dun sa mga paaralan na yun, nakilalang pinanggalingan ng mga abogado na nasa gobyerno at saka nasa pribado. At meron hong 206 na immigration officer sa NAIA ang negative daw sa coronavirus. Wala bang positive dyan? Ang positive dyan yata yung pastillas. Positive sa pastillas, negative sa COVID. Yun eh.